counting it up, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones are slick, the game is off balance, I'm back on my shit. The 50 is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick, I'm all in my bag. Айдаран добро. Вали, апат на airbrush. Апат на paintbrush ang gamit ko dito. Inuna ko yung nagpatong muna ako ng airbrush isang layer. Then, alternate sila. Airbrush, brush, airbrush, brush. Para maging mas pantay yung kulay. Kasi tignan mo to ha, pagka paintbrush. Sa paintbrush, kaya ako ginamita ng paintbrush to. Kasi mas mabilis siya maging solid yung color. Kumbaga, sa isang layer ng paintbrush, dalawang layer ng airbrush yun. So, imagine mo kung airbrush lang ang gamit ko dito. Mas matagal, di ba? Ganun lang kanipis kasi nilalagay ko eh. Siguro sasabihin ng iba, 3 to 4 layers, 5. Pwede yun, pero mas tatagal yung pintura kapag manipis mo siya nilagay. Kasi mas kapit na kapit siya doon sa loob ng sole. Kahit di man pumasok sa loob ng sole yun, ibig sabihin ba, bawat layer kumakapit siya bago mo muna patungan. Kasi kung hindi mo papatungan agad, ay kung papatungan mo agad na hindi patuyo, siyempre malambot yung kapit nun. Then kung malambot, mas mabilis siyang matanggal. Ito yung ginagawa ko, bro. Kalat ko muna kahit yung maliit lang na part na yan. Tapos binabrush ko siya sa lahat ng direction muna. Mabilis lang to, bro, kasi matutuyo agad eh. Kung mapapansin mo, wala siyang brush strokes, di ba? Ingat mo yung mga dumi ha. I-check mo mabuti yan. Ayan mo. Alisin mo agad yun bago pa matuyo. Kasi pag natuyo yun, yari. Hirap tanggalin yun, hirap ayusin. Sana nakikita sa... Yung ni-repair ko last time eh. Kita mo yan. Medyo may marka dito. Saan may focus? Ayan mo na. Painting tayo. Thank you.
Sa totoo, medyo advance yung una mong pinag-aralan, no? Kasi sa soul, soul yung pinintura mo agad eh. Kadalasan, leather, nagsisimula kasi mas madaling mag-practice dun. Pwede mong burahin, madaling burahin, tapos mahanap mong pa, ay marami kang pwedeng pag-practice dun. Siyempre, almost all leather naman. Di tulad sa rubber. O pansinin mo lang kung gaano kabilis yung stroke ko. Kalat mo siya agad. Umuhintayin matuyo. Kalat mo lang dun sa alam mong pagbalik mo eh hindi pa siya tuyo. Kasi kung kinalat mo sa taas, siyempre pagbalik mo dito tuyo na. Pag nandito ka na, tuyo na to. Ang gagawin mo, maliliit na portion lang, hatiin mo. Tapos, lagyan mo ng pintura. Kalat mo muna sa lahat ng direction. Tsaka mo hagudin ng kung saan maganda. Dapat nasa ilalim ka ng ilaw nito, ah. Tulad nitong ginagawa ko. Para kahit pa paano makikita mo may brush marks. Tsatsagain mo lang. Siyempre gusto mo na matibay na restoration, di ba? Gusto mo matutuwa customer mo. Tsatsagain mo siya. Kahit 10 layers pa abutin. At least matibay yung pintura mo. Sa totoo nga lang eh. Siguro Angelus. Tsaka yung gamit mo, drip. Hindi naman sila siguro nagkakalayo. Siguro, i-grade mo. Nasa pangalawa sa, para sa akin yung drip. Ewan ko lang pala sa paints nila. Kasi nasubuhan ko palang sa drip yung hold. Yung matte na finisher. Good naman sa akin yun. Okay naman. Maganda siya. Pero ito ang bagong develop na Angelus. High gloss na 4 coat. Scratch resistant, urethane clear coat. Yung dati kasi nilang finisher, hindi siya scratch resistant. Hindi rin siya gawa sa urethane clear coat. Namatawa. Matte acrylic finisher. Ito na ang bago nila ngayon na finisher, high gloss. Basta hanapin mo, 4 coat. Solid to. Hindi naka-solid sa lahat ng product na nagustuhan ko. Ito yung sa drip eh, diba? Coat. But, goods na rin to. Pero ito, itong formula nila na 4 coat. Wala mo sabi. At kiss-kissin mo ng blade. Nasa na yung isa. Nahanap ko yung mat ko na ganito. Meron din ako. Ay, flat pala na ganito eh. Flat. So, compare natin. Diba yung next video? Pakita ko sa'yo yun. Yung flat ng Angelus. Sa high gloss. Nagtetest tayo sa bawa dito, sa remote. Test natin tong high gloss. Yung flat. Yung mat. Tapos yung glossy. Tapos makikita mo. Tapos i-testing din natin. Pakita ko sa'yo yun, bro. Working tayo sa Balenciaga. Medyo nabitawan ko siya ng saglit. Ha?
Nasaan na ba tayo kanina? Dito na. Uy, dito na ata sa kabila. Oh, medyo na fuck up ah. Kahit na masasabi kong pantay na to, siguraduhin ko pa rin gagamitan ko pa rin ng airbrush. Kaya ako ginagamitan ng airbrush para sa mas smooth na painting niya. Kaya ako makikita sa video to, pero pansinin mo na lang. Smooth naman, no? Dito na tayo medyo nagkatalo eh. Ayan, yan. Wala na tayo magagawa dyan. Yan yung medyo parang nagsisimula na madurog. Maagnas. Parang mga soul ng Jordan 3. Ang ginawa ko, dinikita ko na lang na ito. Boot fix. Tapos pinagdasal ko na lang yung soul niya. Sana magtagal pa. Tapos gagamitan ko na lang nung urethane clear coat ng Angelus para mas sure. Sana hindi naman niya gamitin to araw-araw. Tapos pagka nag-dryer ako ng sole, sabi ko nga sa'yo, blow dryer lang. Kasi pagka heat gun ng gamit ko, tatanggal yung dikit. Pwedeng matanggal yung dikit, pwede masunog. Diba? At least dito, blow hair dryer lang. Kaya mong tasing eh. Mainit siya. Pero sakto yung patuloy. Halo, pintura sa loob, baka may natuyo. Check muna. Baka may bara. Oh, meron nga. Check.